Okay. Sa last leg na ako ng aking ano, ng aking topic, how can we maximize social media? Ano ba natin siya na ma-maximize? Kasi kung yung mga gamit na yun, basic ginagawa ng lahat, pero tayo, paano ba natin siya mas magagawa ng paraan na okay tayo kumilos sa Facebook or sa iba pa? Meron akong ginawang blog around 3 years ago siguro. So yun yung isa sa mga, yung 8 tips na isi-share ko para mas ma-maximize natin siya. Gamitin natin ang social media to connect. Tulad ng sample ganyan ni Pastor Pongan. So mag-connect ka sa mga old friends, high school friends. It's a good tool or instrument. Respect. Ito yung isa sa mga dapat nating i-cultivate. So kung ayaw mo yung opinion niya, wala ka naman ang mapapala kung makapagtalo ka pa eh. Kausapin mo na personal, siguro mas maganda, di ba? So we can agree to disagree sa Facebook or sa internet. Huwag mo na silang patulan or huwag ka na makipag-away. Respetuhin mo rin yung wall ng ibang tao. So huwag ka na masyado manggulo sa kanila. So, 3, protect sa mga subnetted. Sir, hindi ko na matatapik yung privacy ngayon. So, yan. Kailangan matuto kang protektahan ang sarili mo sa internet. Kasi akala mo, nandiyan ka na nakaupo. May kipag-away ka doon kung ano-ano yung mga pinipost mo. Pero, dahil information mo yun at lifestyle mo yung sinishare mo sa social media, kailangan mo protection ng sarili mo. Reject. Learn to say no. May bagong mag-add sa'yo, hindi mo kailala, huwag mo na yun. Huwag mo confirm. Hindi ka sikat. Diba? Meron lang gustong mag-targetin ka sa mga pangalan nila. So, for example, yung sa text, ay, lola, ay, anak, lola po ito. Nagkamali po ako ng set. Huwag mo na say no. Ganun mo na patulan yung mga ganun mga. O kaya may mga website na nagpa-pop up. Yung ganun, yung mga, i-reject mo na yung mga junk sa internet. Learn to say no. Select, piliin mo na lang yung activities mo, yung mga pinupuntahan mo para hindi ka rin masyadong ma-expose as a, yung identity mo sa iba't ibang mga tao na pwedeng mag-isip na masama o gumawa ng mga kasamaan at gamitin pa yung information mo. Detect. So, maging discerning. I-detect kung fake news ito o hindi, tekino na yan. Expect also na, ano mamang sinasabi ko yung sa expect? Sa tingin ko, you can never have too much online privacy and security. So expect na laging may makakabasa or makakaalam ng ginagawa mo or sinasabi mo, especially if you're using social networks. Expect mo din na may mga trolls. So huwag ka na magulat. Expect mo na yung worst internet. At expect mo na na-editan yung share mong photo na may kakaibang monster na lumabas sa dagat. So mag-iingat tayo. Lagi na natin isipin na anything can happen on the internet, but not everything is true on the internet, sabi ni Abraham Lincoln. Wala pang internet si Abraham Lincoln. So yun, lastly, project. So ano bang pinaproject natin? Hanggat kaya mo, i-project mo yung mga good things like helpful information, cool ideas, good cause. Siyempre, yung katotohanan. Maingay ang internet, parang divisoria, kaya mas mabuti kung yung boses na sinisigaw mo ay hindi lang pandagdag sa ingay na nakakabingi. Dapat yung nakakatulong o nakaka-inspire mga best. Don't use your voice just to add noise. Don't project yourself too much. May mga bagay tungkol sa'yo na nakakatuwang malaman ng makita, pero may mga bagay din na masyado nang nakakasawa. Huwag din masyado magparinig o magpaawa. Huwag din ngawa na ngawa. Minsan na lang, minsan walang pakialam ang iba sa iyong ginagawa at meron na mga posts na masagwa. May difference ang post na may magandang intention sa post na simple naghahanap lang ng attention. Yeah, time. Attention. Of course, may mga negative sides ang internet. Ano yung mga example? Maraming mga masasamang pangyayari sa Facebook tulad ng mga nabubuli sa Facebook. Sa totoo lang, hindi naman masama ang internet. Yung mga tao lang talaga by nature may mga masasamang ugali at na-amplify sa internet. So,
Siguro may mga naisip din kayo mga negative sides, ano? And alam niyo yan, na-expose na tayo sa mga klase-klaseng pangyayari sa internet. So, fake news, kikino na sa inyo sa mga masasamang pangyayari sa Facebook. So, marami pong mga bagay. Ito ang naisip kong gusto kong iwan sa inyo. Ang tanong, extension ba ito ng reality natin ng Facebook? Kasi ikaw yung nasa picture ng profile picture mo. Ikaw yun, ikaw ang nag-post. Ginagawa mo, pinapost mo, sabi nga nila, kapag hindi naka-post, hindi yun nangyari. Kaya kailangan, pinapost mo nga rin. If it ain't, if it's not on the internet, it never happened, parang ganyan yun. It's or if it didn't happen. So ayaw, tinirequire to, oh, mag-picture ka para may proof na nandun ka sa Boracay or yung mga nakakatuwang meme ngayon, yung sinasabi ng boyfriend, ng girlfriend niya, hoy, baby, nasa bahay ka ba? Oo, oh, nasa bahay ako. Patunay mo, mag-picture ko nga sa electric fan. O, diba? Yung mga ganun. So, kasi, nagiging part na siya ng reality natin. Sometimes, itong gusto kong iwan na principle, it's helpful to treat social media as an extension of your reality. Tama? Tama. Extension of reality, for example, kung paano ka nag-express ng emotions mo dito, ganun ka din. Huwag ka magpanggap. Diba? Kunyari, English-0 ko sa Facebook. Limay-limay ang grammar mo. So, huwag ka na magpanggap. Treat it as your extension of your reality. So, kunyari, dami mong magagandang kuha. Ay, hindi na. Umaanggulo ka lang. So, tuturing mo siya. Ituring mo siya na totoo. Maging totoo ka sa Facebook. Maging totoo ka sa Facebook, di ba? Or sa internet. Kasi minsan, maraming mga projections eh. Minsan, ang banal-banal mo sa internet. Minsan, ang disente mo sa internet. Minsan naman, may mga taong sobrang angas sa internet. Kunyari matapang, di ba? Parang yung video na merong gay, may mga aso sa magkabilang side, tagan mo tapahon na siya, tapos nabubukas siya yung gate. Agad pa rin ang tao, nangyari na sa gate niya yung gate. Ganun lang din yung mga tao ngayon sa internet eh. Ang hilig mga ipag-away sa internet, pero pag pinagtabat mo, kapit tayo. 1,000 mo gagawin kong so, yun. Extension of your reality. Be truthful, be authentic, huwag ka magpanggap. Pero at the same time, however, social media can be either an exaggerated or inaccurate version of reality. Meaning, hindi lahat na nakikita mo sa Facebook, ayun na yung totoo. Meaning, kapag akala mo masungit yung tao sa Facebook kung mayabang, hindi yun yung buong personality niya. So, huwag mo siya agad husgahan. Diba? Para makaiwas tayo sa gulo sa Facebook. So, marami pang example dyan, diba? So, minsan nga, yung magandang itsura ng burger sa Facebook. Pag in-order mo na sa hindi siya Chicken Joy. Chicken Sad. Hindi siya Happy Meal. Diba? Sad meal siya. So, everything can be exaggerated or inaccurate version ng reality. So, ito, kasi ganito na lang. Pag ikaw, pag tungkol sa'yo, maging totoo ka. Pag tungkol sa iba, huwag mo agad paniwalaan. As it is. Huwag mo agad i-take as it is. So, yun ang siguro naisip ko over sa 8 years ko ng pag-Facebook, yun ang isa sa mga major lessons na natutunan ko. So, ayun lang, sabi ni Tim Challis, isa sa favorite pastor blogger ko, "The Bible consistently calls us to self-control and even says that it is an undeniable, irreplaceable fruit of the Spirit." Kasama yun sa fruits of the Spirit, sa fruit of the Spirit. "Meanwhile, this fast-paced digital world caters to our ugly desire for indulgence. More, 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 information pa more. Akit buntok pa more, ganito pa more, pa-selfie pa more. But here's one thing. Once we relax self-control in one area of life, we allow the spirit of indulgence to creep in. And we are never far from letting go of control in other areas. So, much of what our digital world brings us good, kasi neutral naman ang social media, but like so much else, it is good only in moderation. So, Facebook, moderately." So, dahan-dahan lang ng ating pag-Facebook.